kung sa globe ba to o sa laptop ko na or whatever. Pero sa ngayon parang wala pa. Parang hindi pa tayo nakakapag-live. Wait, wait. So, yes, again, good evening. Para naman doon sa mga nakakapanood ngayon, kindly send me a message or ano, para ma-heads up po tayo if nabobroadcast ba to. Kasi kanina pa, kaya medyo na-late tayo, medyo glitchy at super bagal ng internet. Hindi ko maintindihan. So kahit dito sa cellphone ko, sa mobile, I'm trying to check it out. Kung tayo nga ba ay nagla-live sa ngayon. So, pati itong cellphone, may katok, parang yung nagsasalisa. Alright, okay, nakita ko. Yes. So, we're live. Nakita ko ang sarili kong pagmumuka. So, again, good evening mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles. Welcome again sa another version, sa Thursday version ng Talakayang Agila. So, today po, pag-uusapan natin ang isa sa mga nakita natin sa Magna Carta na dapat bigyan din nating pansin, which is chapter 18 ng book 5 ng ating Magna Carta. Ayan, kung titingnan natin, this yes, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, ang pagiging member ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ay pagiging pillar, pagiging isa sa mga pundasyon, pagiging isa sa mga haligi, okay? Then section 58, forum staff. The national president shall designate the editors and staff members of the Philippine Eagles Forum. So yan. So bakit po yan ang napili nating topic for tonight sa Talakayang Agila? Napili lang po natin topic yan kasi honestly speaking, ako on my personal experience, yes, I have heard of the Philippine Eagles Forum noon pa kahit ng Junior Eagle kami. Familiar ang pangalan yan. But sad to say, hindi pa ako nakakita personally ng Philippine Eagles Forum na publication. But I do believe meron. Meron po yan. Back then. I don't know now, especially nung nagkaroon tayo ng pandemic, hindi ko po alam kung nagpatuloy pa ang Philippine Eagles Forum sa publication niya every quarter. So, but, ayan nga, as it is written in the Magna Carta, well, it is a challenge for all of us, especially sa national leadership siguro, na kinakailangan mag-publish tayo quarterly ng the Philippine Eagles Forum. So, quarterly, ibig sabihin, every 3 months, ay maglalabas ng publication. So, ang challenge is, dito, sinulat ko sa baba, let us give a rebirth for the Philippine Eagles Forum. Kumbaga, rebirth, buhayin natin uli ang the Philippine Eagles Forum as our quarterly publication. So, in adapting to the new normal, of course, I do believe last year, apektado lahat, pati itong Philippine Eagles Forum, pati ang publication ng Magna Carta Edition 2020. So maraming naapektuhan, pati publication or release ng mga IDs, national IDs, because of the new normal. So, just my 2 cents point of view, in adapting to the new normal, other than the printed version ng the Philippine Eagles Forum, sa tingin ko naman, we can also have a digital version. A digital version that can be viewed easily by all members globally. Kasi kung digital version, meron tayong digital version ng
the Philippine Eagles Forum, there's no need na isiship mo pa, di ba? There's no need na isiship mo pa siya. There's no need na ipapadala mo pa siya sa Lalamove or sa LBC or something, di ba? Pero maganda ang merong physical na Philippine Eagles Forum. Kasi for members, especially yung mga gustong mag-collect, di ba? Napakaganda na meron. Kaya nga, sana yung mga kuya natin dyan, mga ate, na merong kopya ng mga Philippine Eagles Forum back then, feel free, magandang makita natin, di ba? Makita natin at mabasa natin kung ano ang mga nasa isip, kung ano ang sinusulat ng ating mga kuya, mga ate back then, di ba? So it's very important because ang publication nga, di ba? The pen is mightier than the sword, sabi ni Jose Rizal. So it's very important na meron tayong publication and the Magna Carta says so. So wala naman issue dito. Ang concern lang natin, dahil new normal nga, mahirap na yung sitwasyon ngayon ng physical publication plus the fact na tayo ay lumalaki na bilang isang organization globally, di ba? Maganda rin na meron tayong digital version. So siguro last year hindi yan natutukan dahil nga sa pandemic, but the challenge is 2021. Sana magkaroon tayo, makarelease tayo religiously ng ating Philippine Eagles Forum every quarter. Ayan, so thank you very much sa mga nanonood. Nakita ko si Ate Gigi Agluhas. Yes, thank you very much Ate. Good evening po sa iyo. At sa other viewers po natin, thank you very much for watching. So, isa po ito sa pag-uusapan natin ngayong gabi. So, yun nga, ulitin ko, chapter 18, kung titingnan natin, page 42 siya ng ating Magna Carta edition 2020. Kinakailangan, mandato po ng Magna Carta, meron tayong Philippine Eagles Forum na to be published quarterly. Well, siguro magagawa to after na ng election ng March ng national leadership. Kasi, sabi nga dito, ang staff ng forum ay i-designate yung mga editors and staff members ng Philippine Eagles Forum ay i-designate ng national president. And we will be having our election this coming March. So, siguro with the new national president, whoever he may be, sana buhayin natin ang Philippine Eagles Forum. Alright? So, thank you very much sa mga nag-like, nag-heart, Kuya Pen Flores, Kuya Dexter Balmaceda, Kuya Rani Tiaga de la Vega, and Kuya Fabs. Yes, Kuya Erastro Formadero Fabro. Ayan. Thank you very much for watching and good evening. So, yan lang po ang ating short discussion regarding this one. Pero ito, I do encourage, inuulit ko po, lalong-lalo na yung mga kuya natin na may kopya ng the Philippine Eagles Forum. I-PM nyo naman ako. Kahit picturean nyo lang. I don't know. Ito, personal trip ko to. Mahilig ako sa mga historical, Mahilig ako sa mga historical na mga bagay-bagay. Kasi, I do believe, sabi nga ni Jose Rizal, di ba? Ni Kat Jose Rizal, ang pambansang bayani natin, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. And maganda. Maganda na ma-track down natin, di ba? Yung mga historical memorabilias ng the Fraternal Order of Eagles. Dahil hindi tayo bata na organization. We are 40 plus years old. 1979 tayo. Mas matanda lang ako ng isang taon sa the Fraternal Order of Eagles. So, ibig sabihin matanda na rin pala ako. Mali yung mali yung bitaw ng salita ko. But then again, yes, this 2021, we're looking forward na magkaroon, mabuhay natin uli ang the Philippine Eagles Forum and the challenge is na magkaroon din tayo ng digital version. Syempre, yung mga ate and kuya natin sa Italy, sa Jeddah, di ba? Gusto rin nilang magkaroon ng physical version as their collection. Pero para live, para sinasabi nating on time, merong digital version na titingnan lang nila sa kanilang mga cellphone, titingnan lang nila sa kanilang mga laptops. Okay? So, sana may natutunan tayo. And again, this is a challenge to each and everyone. I don't know. Hindi ito nakasulat sa Magna Carta, ha? Pero, we can also do our own Philippine Eagles Forum. I do believe, ha? We can also do our own
Philippine Eagles Forum regional-wise siguro and club-level-wise kung gusto ng club o kung gusto ng region. Well, may autonomy naman siguro ang mga clubs, ang mga regions pagdating sa paggawa ng kanya-kanyang publication. Alright, thank you very much again. So that ends our discussion regarding sa Philippine Eagles Forum. So i-update ko lang po ang bawat isa, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles regarding sa ating fundraising, crowdsourcing online raffle para sa ating mga kapatid na Negrosanon ba? I don't know kung anong tawag, sorry, sa ating mga kapatid na nasa Negros Occidental at naging victim ng flash flood recently, last January 9 or January 8. So, ayan po. Ito po ang buligin nyo kami. Online raffle bonanza for Negros. So, ang update po natin is this. Ta-da! Actually, I was really shocked. Nagulat po ako. Kasi ang inallocate lang natin is 150 slots. Pero as you can see here sa ating live video, umabot na tayo sa 156 na slots. Maraming maraming salamat sa mga tumugon ng mga kuya at mga clubs. So gusto ko lang pong i-special mention. I want to special mention ang Calabar Zone Region. Bakit po? Kung makikita ninyo ng mga clubs na nandyan ay from Calabar Zone Region. Ayan, thank you very much po kay Kuya Florencio Salinas. So, si Kuya Florencio Salinas ang committee chairperson ng Alalayang Agila sa Calabar Zone. Ayan. So, titingnan po natin. Hayaan yung bigkasin o banggitin kung ang mga nagbigay ng kanilang suporta sa ating online raffle. So, syempre, hindi mawawala. Kuya Don Rontas, the Chartered President of Quezon City Sandigan Eagles Club, applicant Aris Casera ng Legazpi City Sandigan Eagles Club, Kuya Albert Naperi, SPEC, which is from Calabar Zone po yan. SPEC is Sangli Point Eagles Club. Ayan. Andyan din po ang ating kuya, si Kuya Tio de Gracias, and ICEC, what is ICEC? Imus City Eagles Club. Ayan. At nandyan din po ang EMEC. So, para malaman natin ang mga pangalan ng mga clubs na ito, EMEC, El Mandaragit Eagles Club. El Mandaragit Eagles Club. I was there during their chartering. Ayan. Sa Navy. Sa Navy yun ginawa eh. Sa Cavite. So, El Mandaragit Eagles Club. Thank you very much. At nandyan din ang Dasmariñas City Golden Eagles Club. Ayan. So, thank you very much po sa Dasma City Golden Eagles Club headed by Kuya Alex. Tama ba? By Kuya Alex? Kuya Alex Balino, if I'm not mistaken. Then, nandyan din po ang Daskala EC or Dasmariñas Cavite Langkaan Eagles Club. Tingnan ninyo, ang dami na, ang lakas na ng agila sa Calabar Zone. So talagang we're growing. Then, aspirant Alan Acosta ng Legazpi City Sandigan Eagles Club. So isa po siyang principal. And thank you rin kay sa NCGEC, Naik City Golden Eagles Club, LCEC, which is, ano bang LCEC? Lipa City Eagles Club. So, Lipa is Batangas. At nandyan din po ang CCEC. Tama ba? Mamaya, lagpasan muna natin. Hindi ko mahanap sa listahan ko ng ano. So, TCEC, Tanawan Eagles Club. Then, Taisan Armor Eagles Club, Riego. So, nandyan din ang Riego Eagles Club at Makiling Laguna Eagles Club. So, meron ding CCEC. So, I'll ask Kuya Florencio Salinas mamaya
o baka na mali lang ako ng kopya. Pero all in all, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, ito lang ang gusto kong ipaabot. Buhay na buhay ang espiritu ng alalayang agila sa bawat isa. Just think of it. We're only expecting 150 slots, but now it's already 156 slots being filled up. And because of that, this Saturday, 8 p.m. sa live po natin, gaganapin na po natin ang online raffle para ma-collate na lahat ng mga payments. Sana po sa mga nag-pledge until tomorrow and until Saturday morning, sana ma-ano na po natin ang ating mga payments so that after ng raffle, Sunday or Sunday, Saturday ang raffle, Sunday or Monday, mapadala at ma-coordinate po natin to sa Alalayang Agila sa Visayas at kay Ate Ay Magallanes. Kasi si Ate Ay Magallanes ang nag-PM directly sa Alalayang Agila GC at kay Kuya Don Rontas. Okay? So, yan po. Thank you very much. So, feel free po kung gusto pa ninyong magbigay ng inyong online raffle na pagtaya. Ang pangit kasi pakinggan ng pagtaya. pagbibigay tulong sa ating online raffle bonanza, feel free po. Hanggang Sabado po. Saturday, 8 p.m. ang ating online raffle live dito rin po sa Talakayang Agila. Okay? So, yan po. At for those naman, may mga kuya rin kasi, may mga ate na ayaw na nilang mabag pa. For example, sa online raffle, patuloy pa rin po ang ating mga pledges, patuloy pa rin po ang direkta na pagtulong sa ating buligin nyo kami. Just contact Kuya Don. Eto kasi, ang concept po ng ating online raffle bonanza, just to remind each and everyone, as, di ba sa letter E, enlightened and innovative humanitarian. So this is an innovation on the part, on our part. So we feel na kinakailangan mag-innovate din tayo. Hindi lang yung hihingi lang tayo sa mga kuya natin na medyo may lamang sa buhay o economically kaya nilang magbigay para hindi rin sila mahirapan. Kasi lahat naman apektado ng ating sinasabing pandemic season. So here, crowdsourcing, naiipon, at nagtutulungan. And yes, good evening kay Kuya Don Rontas. Mabuhay ang Calabar Zone Region. Mabuhay ka, Kuya Press Florencio Salinas. Ayan, nga, kanina sinasabi ko nga, nag-comment si Kuya Don. It was shocking talaga. So, ibig sabihin ganito, emblazed talaga, di ba? Sa letter E, ng isa pang iyan, ng Eagles acronym, di ba? Emblazed, di ba tayo? With care, di ba? Na talagang alalayang agila. We are here to serve, we are here to help. So yes, at yun nga, ulitin ko, this is just one part of our fundraising. Yung iba na gustong dumirekta na magbigay na lang at ayaw naman masyadong makilala, pwede rin po kay Kuya Don, just send him a message para makulate na natin lahat yan. Sabado, iraraffle natin ng alas 8, Sunday, maayos na, then Monday siguro po. We will do the finalization at mapadala na. Especially medyo matagal na, almost 1 week na, nangyari ang flash flood sa Negros Occidental na nagdulot na 4,000 Negros Occidental families ang in-evacuate. At ano pa ang isang role ng ating online raffle bonanza is to promote then also. Kasi sa mga prizes, lahat po yan ay mga businesses ng mga kuya, ate, kung saan po eh, mapopromote din ang kanilang mga business at meron din silang kita kahit papaano. So, yan po mga kuya, ate bunso, ang ating update. So, kung gusto pa po ninyong magbigay, mag-share para sa ating online raffle bonanza, feel free. At kung gusto naman ninyo ng direkta na magbigay ng tulong sa ating buligin nyo kami sa Negros, feel free rin to contact Kuya Don Rontas. Actually, bukas na sana natin gagawin ng raffle. Kasi minamadali natin. Dahil ang pangangailangan ng tao sa Negros ay minamadali rin. Okay? Pero yun nga, kinukulit pa natin, syempre yung mga payments, siniipon-ipon pa natin. So, mahirap magpabit na hindi mo pa hawak. Alam ko, naiintindihan ninyo yan. Lalo-lalo na tayong mga nasa club levels, naiintindihan ninyo yan, especially pag may mga projects. So, Saturday. And by tomorrow din kasi, meron din po tayong activity sa Manila.
magkakaroon tayo ng panel interview and pre-audience sa Manila West. Teka lang ha, tingnan natin just to be sure. Kasi ang isa sa mga future na magiging anak ng Quezon City Sandigan Eagles Club ay manggagaling ng Maynila. Ayan. So, Manila West Sandigan Eagles Club. Alright? So, bukas po ang magiging panel interview namin and pre-orientation. At nakita ko si Kuya Richard Torres ay watching din sa atin ngayon. Good evening, Kuya Richard Torres ng Cotabato. So, again, ha, pag may mga pest infestation kayo dyan sa Cotabato or nearby areas, don't forget Bugs Away Pest Control ni Kuya Richard Torres. So, hanggang dito na lang po tayo, mga kuya, ate bunso, and friends of Eagles. Honestly, nagutom na rin ako. Every time na nagla-live po tayo, eh, hindi muna ako kumakain eh. Diba? Pag kumain ka kasi baka antukin ka. So, thank you very much po at patuloy po natin pag-aralan ang Magna Carta. Patuloy natin pag-aralan ang mga natutunan natin ng Orients. Diba? Kung kayo ay regional officer, kung kayo ay club officer, we do encourage na magkaroon tayo ng leads o matend tayo ng lead seminar. Kasi po, ito ang ating paniniwala. Mahirap tumulong sa kapwa kung intellectually and emotionally, eh hindi ka solved sa ginagawa mo. So, malaking tulong po kung intellectually and emotionally ay all out ka sa paniniwala mo bilang isang agila, paniniwala mo sa prinsipyong service through strong brotherhood, paniniwala mo sa Deo et Patria para sa Diyos at bayan. Thank you very much mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles. See you sa Saturday. And I will be posting yung mga tumaya. Thank you very much po sa Calabarzon region. We salute you mga kuya, mga ate sa Calabarzon region sa inyong suporta para sa ating mga kababayan na nasa Negros. Again, this is Kuya Borge, the Chartered Secretary of Quezon City Sandigan Eagles Club, your host for Talakayang Agila, Deo et Patria, Mabuhay ang Agila!